So good evening sa isang episode ulit ng Geek Talk the vlog version. So pag-usapan natin ngayong gabi yung kahalagahan ng tinatawag na street parliament or kung sa common na yung pagrarally, kung sa common na salita ay yung rally sa kalye. Ano ba ang importansya ng street parliament na tinatawag natin, or ito ba ay may kabuluhan o wala, o simpleng pag-iingay lang? Nung nakaraang May 15, nagsagawa rito sa Naga yung mga youth, yung mga estudyante dito sa Naga, karamihan mga taga-Ateneo din Naga, yung nag-rally. At kinover ko yung through live stream. Although yung karamihan ng nag-comments ay positive at supportive doon sa rally, simultaneous din pala yung rally sa ibang ano, sa ibang lugar. Although yung iba positive yung response, meron din isang nakaagaw ng pansin sa akin, yung comment na parang nang tutuya at nang insulto doon sa mga estudyante, or rather ina-underestimate niya yung mga estudyante na nag-rally. Sabi doon sa isang comment, kung matatandaan ko correctly, ay sabi niya, umuwi na kayo, nag-iingay lang kayo, o parang nagtotroll siya. Pero parang yung kasing iba, ganun din ang perception. I mean, yung iba sa atin, ang perception natin sa kapag may nagra-rally ay nakakaabala lang sa traffic at nag-iingay lang. At kung mga youth naman yung nagra-rally, yung sumasama sa rally, mga estudyante, ay parang ina-underestimate natin yung maturity nila bilang mga leaders ng ating lipunan. Lalo na kung, of course, medyo ano na rin siguro, medyo yung iba siguro nagsasawa na rin, kasi parang yung mga slogan ay paulit-ulit na lang. Ngunit, meron din mga rally na masasabi natin legitimate yung kanilang panawagan. Noong estudyante ako, part ako ng publication, ngunit yung bilang part ng publication ay member din ng CAGP, yung College of Press Guild of the Philippines. Ngunit hindi pa ganun masasabi kong malawak aking pagkaunawa dito sa mga nagrarally. Noon, nung estudyante ako, ay negative din yung aking pananaw. Sa tingin ko, parang cliche na or paulit-ulit na lang. Parang wala namang katuturan. Ngunit, historically, kung ating babalik-tanawan yung ating history, ano ba talaga ang mga nagawa ng street parliament? We are talking about street parliament. Unang-una, yung karapatan ng peaceful assembly at paghihinang or pagpetisyon sa gobyerno ay guaranteed sa ating constitution. Nasa Bill of Rights yan sa sa Section 4, Article 3 ng Constitution ng Pilipinas noong 1987. At sa lahat ng democratic countries ay guaranteed ang ganong karapatan ng mga mamamayan. So, historically, kung babalikan natin yung tinatawag na street parliament, ano ang mga binunga nito na we are just taking it for granted ngayon? Unang-una, siguro pwede nating ma-credit ng malaki sa mga tinatawag ng street parliamentarians, or sa common na term ay mga release sa sakali, yung mga ini-enjoy natin, ano ba, sa labor movement noong mga 1800s, late 1800s. Kung matatanda natin sa ating kasaysayan, ang common na, lalo nang pagkatapos ng yung tinatawag natin Industrial Revolution, ang common na work hours per day ay umaabot ng from 12 to 16 hours. So, doble, mahigit, or doble kaysa sa 8 hours na kinasanayan natin ngayon. So, paano siya naging standard na 8 hours a day na lang? Dati kasi noong bago pa ang labor movement, meron pa sila mga union, bumuo sila ng mga union noon. Pinaglaban nila sa kalye at pati na rin sa lobbying,
sa actual lobbying sa gobyerno, yung 8 oras na pagtatrabaho. So isa yon, isa yon sa masasabi nating achievement ng street parliament, yung 8 hours na pagtatrabaho. Ano pa? In terms of labor movement, kasama rin sa panawagan noon, mga 1800s, late 1800s to early 1900s, yung tinatawag nating benefits na in-enjoy ngayon ng mga manggagawa. Nandun yung 13-month pay, yung bonuses, yung overtime pay, na kung isipin natin, ay hindi sana natin na-enjoy ngayon or pwedeng matagal pa bago natin nakamtan bilang mga ordinaryong manggagawa, yung mga benefits na yon, yung 8 hours na pagtatrabaho, yung overtime pay, at yung bonuses. Kasi noong bago pa lang yung umuusbong pa lang yung kapitalismo noong 1800s, yung tinatawag nating Industrial Revolution, ay overwork yung mga manggagawa. Kasi yung pinaka-objective ng mga kapitalista, yung mga may-ari ng mga pabrika, ay kumita ng malaking pera as much possible, at kailangan mas productive para magawa nila yon, ay kailangan mas productive yung kanya mga workers. Ngayon, nung pinaglaban ng labor movement yung ganong ano, although matagal yung struggles, mga it took several decades bago yun na nakamit ng labor movement. Ano pa? So, na-discuss na natin yung sa labor movement. Ang pangalawa, yung tinatawag nating suffragettes. Ano ba ito yung mga suffragettes? Ito yung mga babae, usually mga middle class, mga edukadong babae noong mga early 1800s, late 1800s, ayan, may picture dyan. Ayan yung ano nila, yung grupo nila na mayroong mga placards. Yung mga suffragettes na tinatawag, ito yung grupo ng mga middle class European at Americans na kung saan pinaglaban nila ang inassert nila yung karapatan nila or gusto nilang makamit yung karapatang bumoto. Dahil noong mga panahon na yun, although sinasabing democratic ang Estados Unidos at pati na rin ang ilang European countries, na although yung iba ay monarchy pa rin, meron tinatawag na constitutional monarchy, ay pinapayagan ng bumoto yung mga citizens. Kaso, ito ay limitado lang sa mga lalaki. Yung grupo ng suffragettes ay yung mga babaeng gustong magkaroon ng karapatang bumoto. Kasi ang rational noon ng mga politiko at ng mga lalaki, bakit ba naman bibigyan karapatan yung mga babaeng bumoto? Eh, meron naman sila mga asawa na magde-decide para sa kanila. Subalit, mayroon mga grupo ng babae, yung mga suffragettes, at ang perception sa kanila ng society noon ay masyadong radical. Ngayon, parang tinitake for granted lang natin na ang mga babae nakakaboto. Ngunit may panahon, kahit sa Europe, kahit sa US, na walang karapatan ang mga babaeng bumoto. So, yun yung pangalawa, siguro masasabi natin na malaking achievement ng street parliament. So, ano yung pangatlo? Ang pangatlo siguro masasabi natin malaking achievement ng street parliament ay yung tawag natin ay yung karapatan na ini-enjoy natin ngayon. Halimbawa, yung na-discuss natin yung tungkol sa labor. Ano? Pangalawa, yung tungkol sa pagboto ng mga babae na pinaglaban ng mga suffragettes. So, pangatlo siguro, ang pwede nating maisali dun sa achievement or big achievements ng street parliaments ay yung mismong demokrasya natin ngayon. Kasi, kung hindi siguro nangyari yung, di ba yung, bago yung tinatawag nating yung nag-declare si Marcos ng martial law, ay nagkaroon ng sunod-sunod na rally at sunod-sunod na pwede na natin na matawag na riots yun eh. Hindi na siya ordinaryong rally lang. Yung tinatawag na first quarter storm bago nag-declare ng martial law, at pagkatapos noon yung sunod-sunod na rally ng mga estudyante.
At nagkaroon pa nga ng UP commune. Yung UP commune na sinasabi, yung commune or community na sinakop ng mga estudyante for several weeks or days, yung UP campus. Ngunit siyempre, mas malakas yung pwersa ng estado, na palayas din sila ron. In terms of straight parliaments, although in some ways in the past years siguro medyo discredited yung left dahil nga parang paulit-ulit lang yung kanilang slogan o sinasabi kahit sino umupo. Ngunit sabi ko nga kanina, lalo na yung mga estudyante ay merong legitimate na panawagan. Halimbawa, yung sa tuition fee increase, ano pa ba? Yung rights to college education. Dati, parang inisip natin yung free education ngayon na granted ng gobyerno ay basta lang ibinigay ng gobyerno. Ngunit ang totoo nito ay dumani ito sa napakaraming protest rally ng mga estudyante na humihingi ng kanilang karapatang makapag-aral sa koleyo na libre. Meron na nga tayong batas ngayon na libre yung college education sa public schools o sa mga universities, sa SUCs na tinatawag, sa state colleges and universities. Ngunit hindi, katulad ng karapatang bumoto ng mga babae at katulad ng karapatan ng mga manggagawa sa 8 hours na pagtatrabaho, yung karapatan ng mga estudyante ngayon na parang masabi natin, akala natin ay napakadili lang ibinigay yung libreng edukasyon, ay sa totoo nito ay napakahabang taon o napakahabang struggle ang nangyari. Kung hindi pa siguro nagkaroon ng pressure sa ating legislatura, ay hindi pa ito yung ipapasa. So, another achievement ng masasabi natin achievement ng Strip Parliament, ito ay yung kung balikan natin ating kasaysayan, ito yung tinatawag nating civil rights movement. Ano tong civil rights movement? Oh, ayan, may pictures dito. Itong civil rights movement, ay ito yung nabuo noon mga 1960s, from early 1950s to early 1960s, bago na pirmahan yung civil rights law sa US. Ayan, si Martin Luther King medyo na tabihan lang. Yung civil rights movement, nagsimula siya bilang protesta. Kasi, historically, kung matatanda natin yung civil rights movement sa US, nagsimula siya kay Rosa Parks. So, si Rosa Parks, noon kasi sa US, ay segregated yung mga buses. Meaning, yung mga blacks, yung mga black African Americans, ay kailangan umupo sa likodan or hindi dapat makihulubilo sa mga white Americans or sa mga Caucasians. At pati rin yung CR, pati yung sa school, sa paaralan, ay segregated. So, nagsimula yung civil rights movement. Although earlier, meron na rin ganung movement. Pero, nagkaroon siya ng momentum noong isang beses, yung si Rosa Parks. Recently na yata siya namatay. Hindi siya umalis dun sa upuan niya. At doon, nag-spark yun ng outrage sa public. Hindi lang sa mga black community, kundi pati na rin dun sa mga progressive Americans. And later on, pinangunahan siya ni Martin Luther King Jr., Dr. Martin Luther King Jr., yung preacher na na-awardan pa nga ng Nobel Peace Prize. So, kung hindi siguro nagkaroon ng civil rights movement o street parliament na pinaglaban yung mga karapatan ng mga black Americans, hanggang ngayon siguro baka segregated pa rin ang US. Although meron pa rin discrimination, pero by law, protected na ang mga yung African Americans from discrimination and from segregation. So far siguro yan na yung pinaka isa pa pala. Pang-apat. Mababalikan natin again sa kasaysayan natin. Although hindi ito masasabing ordinary street parliament, yung EDSA revolution. Dahil noon talagang halos although sa constitution ng 1973 meron din tinatawag na parang rights to assembly, pero hindi yun talaga formally na susunod kasi repressive ang government noon. Meron pa ngang kahit simpleng magsalita ka lang ng kontra sa gobyerno ay maaari ka makulong.
So ano pa yung pang-apat na importansya ng or kahalagahan ng street parliament? Siguro nagsisilbi siya bilang isang matatawag natin parang kung familiar kayo sa pressure cooker, ano? Parang siyang valve na kung wala ng karapatan ng ang tao na ipahayag ang kanilang saloobin kahit ano pa mang issue yan, kahit ibaw yung issue ng pinaghihinalaang na nagkaroon ng dayaan, malawak na pagdayaan sa eleksyon, ay isang paraan upang maisiwalat ng mga tao yung kanilang saloobin at frustrations. Ngayon, kung walang ganyan na ano, walang ganyan na karapatan or yung street parliament, yung karapatang na magprotesta sa lansangan, ay maaring hindi lang sa ganong level, kundi maaring next level. Halimbawa, nung panahon ng martial law, bakit dumami ang mga NPA noon? Aside from dahil repressive yung gobyerno, maraming nakukulong, tinotorture, at mga pinapalaya sa kanilang ancestral domains, ay ang pinakawala noon ay walang karapatan na magprotesta yung mga tao. So, ano yung next level nito? Yung armed rebellion. Kasi ano pa, saan mo pa ilalabas yung galit or frustration mo or gusto mong magreklamo? Hindi ka rin makapunta sa Supreme Court dahil hawak ng gobyerno, hindi ka makapunta sa police dahil magiging kalaban ka ng estado. So, yung mismong karapatan o yung rights natin for peaceful assembly, makapag-rally, or in other words, yung street parliament, ay isang paraan upang maibsan yung galit ng mga tao. Although, in a way, mabuti siya, meron ding disadvantages. Ngunit, kung titingnan natin siya bilang parang pressure valve na pwede mong i-release yung galit mo, ay in a way, positive siya. Kasi, instead na mag-resort yung mga tao sa violent means, specifically armed rebellion, hindi nila ginagawa. Through street parliament lang nila sinisiwalat yung kanilang mga saloobin. At yung mga nakikita nating pagrarally sa lansangan, ay masasabi na itong tip of the iceberg lamang ito. Meron nga akong nakita isang meme na parang nakakatawa siya. Kasi sabi niya, sabi doon sa isang meme, kapag daw napasali mo na sa rally yung mga introvert o yung mga mahihiyain na tao, ay talagang merong something wrong sa society. So yung pagrarally, again, review natin, yung first achievement niya, yung sa labor movement, pangalawa, yung sa suffragette movement, yung pagkaroon ng karapatan ng mga babaeng bumoto. Pangatlo, yung kung sa ating society naman yung marami nating ini-enjoy ngayon, yung free education, ano pa ba, yung ating mismong demokrasya ngayon, na kung hindi siguro nangyari yung EDSA Revolution, People Power Revolt, ay baka diktatorya pa rin tayo ngayon. Although pwedeng napalaya si Marcos, ngunit maaaring ang pumalit sa kanya isang military junta na mas malala. So, again, yun din sa US, yung kanilang civil rights movement, isa ring produkto ng Parliament of the Streets. So, in conclusion siguro, kagaya ng sabi ko kanina, yung Parliament of the Streets ay hindi siya useless na venue or avenue ng pagpapahayag ng society, ng mga tao, ordinaryong tao, ng kanilang kapangyarihan. Kasi, ultimately, yung kapangyarihan ng Estado ay nagmumula talaga sa mga tao, sa mga ordinaryong tao kagaya natin. At kung sa mga demokrasyang bansa, supposedly kagaya natin, although hindi pa natin masasayang mature democracy tayo, in reality kasi, yung sinabi ni Pacquiao na para daw tayo nasa sobra ng kalayaan, in reality, actually, kulang ang ating pag-exercise ng ating kalayaan. Kasi marami ang hindi nila nauunawaan yung karapatan nila na bumuo ng grupo, bumuo ng assembly at magprotesta sakali, na ito ay parang isang paraan para matransform mo ang society
in a better way, kagaya nga ng mga na-achieve historically, yung civil rights movement, yung suffragettes, yung mga babaeng nagprotesta noon para magkaroon ng karapatang bumoto ng mga babae, at yung labor movement na ini-enjoy natin hanggang ngayon, yung 8 hours na pagtatrabaho, yung bakasyon, weekends, ano ba ba, yung bonuses, 13th month pay, na siguro hanggang ngayon ay wala kung hindi gumalaw yung mga union o yung labor movement nga noon. So, sa ngayon, usually pinapangunahan siya ng mga kabataan, ngunit hindi rin lang siguro dapat kabataan ang makilahok sa mga ganitong movement or movements, kundi iba-ibang sektor ng ating lipunan. Lalo na kung nakikita natin na talagang merong mali sa ating lipunan, kailangan natin i-correct. So, yan na muna for our episode tonight. Maraming salamat sa pakikinig at panonood. At sana sa mga susunod na sa mga susunod pang mga kabanata or kabanata ng ating kasaysayan, na maging parte kayo ng pagbabago ng lipunan. So, maraming salamat. Kasi hindi lang yun sa pamamagitan ng pagboto, kundi sa pamamagitan din ng pagkikilahok sa street parliament or yung sa ordinaryong pagkaintindi natin ay yung rally. So, yan na muna. Maraming salamat. Good evening.